Lumuwas ng Maynila si Alvin dahil na rin sa pinatawag siya ng kanyang Kuya Allen upang magkaroon naman daw ng kasama sa bahay ang asawa nito na may 5 buwang gulang na anak habang nagtatrabaho ang kanyang kuya sa buong araw. 18 anyos pa lamang si Alvin at bakasyon din naman kung kaya ay pabor din naman iyon sa kanya. Lalo pa at unang beses pa lamang niyang nakita ang asawa ng kuya niya na hindi yata kayang tawaging ate sapagkat ubod ito ng ganda at 1 taon lang yata ang tanda sa kanya. Hapon na nang marating ni Alvin ang bahay ng kuya niya sa Maynila. Matagal ang biyahe kung kaya ay napagod ng husto si Alvin. Pagdating na pagdating sa bahay ng kuya niya ay wala pa ito ngunit pinagbuksan naman siya ni Trisha, ang asawa ng kanyang kuya. Hindi na muna pinansin ni Alvin ang suot na maikling short at sandong kulay pula ni Trisha at talagang siya ay pagod na pagod. Gabi na nang siya ay magising at nakauwi na ang kanyang Kuya Allen galing trabaho. Kaagad naman siya nitong kinamusta at natuwa nang siya ay makita. Nakita niya rin ang 5 buwang gulang niyang pamangkin na natutulog pala kanina nang siya ay dumating. Kaagad niya naman itong kinarga at nilaro-laro. Cute na cute ang kanyang pamangkin na si Asher. Mana yata talaga sa mami nito na sobrang ganda. Alam ni Alvin na masama ang magkaroon ng pagtingin sa kanyang hipag, lalo pa at close sila ng kanyang Kuya Allen. Pati ba naman ang asawa nito ay hindi niya palalampasin. Pero kahit ganun ay talagang hindi mapigilan ni Alvin ang humanga kay Trisha. Ibang iba kasi talaga ang ganda na to. Hindi katulad ng GF na iniwan niya sa probinsya. Sobrang pakipot. Kung kaya nakaalis na siya't lahat ay hindi pa siya nakaka-score. Sumapit ang hapunan at talaga namang perfect nga ang asawa ng kanyang kuya. Bukod sa gandang taglay na to ay napakagaling din na tong magluto. Hindi umiinom si Alvin kung kaya ay nang matapos sila sa hapunan ay hindi siya nakipagsabayan sa kuya niya na may kainumang mga kapitbahay. Pinili na lamang ni Alvin na pumasok sa loob ng bahay at naupo sa sofang naroon. Naka-on ang TV at nanood na lamang si Alvin. Rinig niya ang pagpapatahan ni Trisha kay Baby Asher at tila yata patutulugin na nito ang bata. Hanggang sa maya-maya pa ay tuluyan na ang natahimik sa kwarto ng mga ito, hudyat na nakatulog na ang kanyang pamangkin. Ilang saglit pa at lumabas si Trisha sa silid at tumungo sa gawin ni Alvin sa sala. Walang ano-ano itong naupo sa tabi ni Alvin at inabutan pa siya ng 1 supot ng mani. Tinanggap naman iyon ni Alvin at pinakiramdaman ang kilos ni Trisha. Tahimik silang nanonood ng TV at talaga namang nahihiya pa si Alvin. Mabuti na lamang at hindi na siguro nakatiis pa ang kanyang hipag at binasag nito ang katahimikan sa pagitan nila. Nagkwentuhan sila ng kung ano-ano at paminsan-minsan pa ay tungkol sa kuya niya ang kanilang pinag-uusapan. Hanggang sa napunta sa asaran at naikwento niya kay Trisha ang tungkol sa kanyang GF. Inasar kasi siya ng inasar na to kung kaya ay napapatawa na lamang si Alvin. Magaan ang loob niyang nakakausap si Trisha. Bilib talaga siya sa kuya niya at nakuha nito ang loob ng anghel sa gandang si Trisha. Hindi tuloy maiwasan ni Alvin ang makaramdam ng init sapagkat masyado nang dikit sa kanya si Trisha. Gusto naman niya ang pakiramdam na yun kahit pa masyadong nakakailang. Kumikinang ang kaputian ni Trisha dulot ng ilaw sa sala. Hindi naman mapigilan ni Alvin na ito ay sulyapan na parabang nais niyang ipako ang paningin dito. Bukod sa maputi ay talagang makinis si Trisha, panalong panalo. Hindi niya alam kung napansin ba nito ang pasulyap-sulyap niya rito. Siguro ay hindi naman dahil hindi naman siya sinisita na to. Ilang saglit pa nga at pumasok na ang kanyang kuya at naupo sa tabi ng asawa na to. Pansin naman kaagad ni Alvin na lasing na ang kuya niya dahil na rin sa ginagawa nitong pasimpleng pagpisil sa asawa na to. Paminsan-minsan pa
ay pinanggigigilan talaga nito si Trisha. Lalo tuloy nakaramdam ng init si Alvin sapagkat naiisip niya na siya ang gumagawa noon at hindi ang kanyang kuya. Panay tuloy ang kanyang malalim na paghinga at talagang hindi umaalis sa kanyang tabi ang dalawang mag-asawa at doon pa mas lalong naglambingan. Nahihiyamang tumingin sa dalawa ay nagagawa pa rin sulyapan ni Alvin ang ginagawa ng mga ito. Hindi na nga nakapagpigil pa si Alvin at gusto niya nang ilabas ang init na kanina niya pa nararamdaman. Nagpaalam siya sa dalawang mag-asawa at saka dali-dali nang tumungo sa silid na pansamantala niyang gagamitin. Maliit lamang iyon, ngunit maganda naman at malinis. Pagkapasok pa lamang ay kaagad na niyang inilak ang pintuan tsaka ginawa ang milagrong kanina niya pabalak gawin. Iniisip niya na mga oras na ito ang napakagandang mukha ni Trisha. Iniisip rin niya na siya ang kasama ngayon ni Trisha at ginagawa nila ang bagay na iyon doon mismo sa sala. Sa isiping yun ay mas lalong napadali ang pagdating ni Alvin sa sukdulan. Umahango siya na noon ay nakahilig na sa gawin ng pintuan. Pagkatapos ng nakakapagod na ginawa ay tumungo na si Alvin sa kama. Nahiga na siya at plano ng matulog, ngunit wala siyang mahagilap na kumot doon hanggang sa may kumatok sa labas ng kanyang pintuan. Kaagad naman siyang tumayo at saka tumungo sa pintuan upang pagbuksan ang kumakatok at nagulat pa siya nang makita si Trisha. May hawak-hawak na kumot at nakangiti pa sa kanyang harapan. Nalasing na yung kuya mo, kaya natulog na. Hindi na nahiya na lambingin ako sa harapan mo. Ito nga pala yung kumot mo. Doon kasi yan nakalagay sa kwarto namin at naalala kong hindi ko pala naibigay sa'yo. Saad nito, nainabot pa sa kanya ang kumot na hawak. Napangiti naman siya at nagpasalamat dito kung kaya ay humakbang na ito at bumalik sa silid ng mga ito. Sinundan pa ito ng tingin ni Alvin at talagang nanggigigil talaga ito. Pinilig na lamang ni Alvin ang ulo at baka mag-init na naman siya at may magawa na namang milagro. Magpapahinga na nga lang siya eh. Bumalik na siya sa loob ng kanyang silid at saka nahiga na. Inamoy-amoy niya ang kumot na inabot ni Trisha at masama pa nga ron ay naamoy niya ang amoy nito kanina. Talagang nakakahalina. Nakatalukbong ng kumot si Alvin at saka pinilit ang sariling makatulog. Nangarap na lamang siya na baka isang araw ay makachamba rin siya na maganap sa kanila ni Trisha ang bagay na iyon na kanyang pinapangarap. Kinabukasan nga noon ay maagang umalis ang kanyang kuya upang magtrabaho. Naabutan niyang pinatutuyo ng kanyang hipag ang kakatapos lamang maligo na si Baby Asher. Tumatawa pa ang kanyang pamangkin habang karaga-karaga ito ng mami. Kinuha naman ni Alvin ang kanyang pamangkin at hindi sinadyang masagi ng kanyang kamay si Trisha hanggang sa makaraga na nga niya si Baby Asher. Hindi naman iyakin ang pamangkin niya kung kaya ay iniwan muna ito sa kanya ni Trisha at naglaban na nga ito sa likod bahay. Nilalaro-laro niya ang kanyang pamangkin at pinipitasan ng kung ano-anong bulaklak. Halata namang walang hilig ang kanyang pamangkin sa mga bulaklak at talagang pinanindigan nitong lalaki ito. Natawa naman si Alvin at ano nga naman ang naisip niya at binibigyan ng bulaklak ang kanyang pamangkin. Maya-maya pa ay umiyak ito at hindi nito nakikita yung mami nito. Kung kaya ay umikot sa likod bahay si Alvin para puntahan ang kanyang hipag na naglalaban ng mga damit ng kanyang pamangkin. Natigilan si Alvin dahil sa kanyang nakita. Nakaupo si Trisha habang harap-harap ang palanggana. Maikling short ang suot nito at talaga namang napakaganda na to kahit simple lamang. Napalunok tuloy si Alvin at hindi alam kung tutuloy ba o ano sapagkat bigla na naman siyang nakaramdam ng kakaiba. Bigla namang tumayo si Trisha na makita siya at kinuha mula sa kanya ang anak nito na noon ay natahimik na. Sinabi rin ng kanyang hipag
na patutulugin na lang daw muna nito ang kanyang pamangkin at nang matapos naman ito sa paglalaban na to. Pumasok na nga sa loob ng bahay si Trisha, karaga-karaga ang kanyang pamangkin. Pumasok nga ang mga ito sa kwarto, kung kaya ay dumiretso na lamang si Alvin sa kusina upang kumain ng agahan. Idinaan na lamang niya sa pagkain ang kanyang nakita kanina at ang init na napukaw sa kanyang katawan nang makita iyon. Kakatapos lamang na kumain ni Alvin at niligpit na nga niya ang pinagkainan, maging ang mga nakatambak na plato sa lababo ay hinugasan niya na rin at alam niyang masyadong abala si Trisha, kaya nga siya lumuwas para may katulong naman ito. Aba, ang sipag pala natin ah. Wika ni Trisha na sumulpot mula sa kanyang likuran. Siguro ay napatulog na nito ang kanyang pamangkin. Ngumiti na lamang si Alvin at itinuloy ang paghuhugas ng plato. Talaga namang mapangasar talaga si Trisha. Kanina pa ako nangangati ron sa likod bahay. Alvin, tignan mo nga itong likod ko't nangangati. Parang may langgam yung damit ko sa likod eh. Pakiusap pa nito na kanya namang kinatigil. Alvin, tignan mo naman oh kung may langgam sa likod ko. Sabay talikod pa sa gawin itong saad. Kaagad naman siyang lumapit at sinipat ang likuran ng kanyang hipag na wala man lang kagalos-galos. Pakiramdam ni Alvin, eh talaga namang init na init siya ng mga oras na iyon. Halos kapusin si Alvin ng paghinga habang patuloy na tinitignan ang likod ni Trisha kung meron bang langgam. Namula nga ang ilang parte noon, ngunit wala naman siyang nakikitang langgam na posibleng kumagat rito. Ano, meron ba? Tanong pa nito na bigla na lamang humarap sa gawin ni Alvin. Sa pagkakataong yun ay nagulat si Alvin, ngunit nagpigil ito at baka masampal siya ni Trisha at magsumbong pa ito sa kanyang Kuya Allen. Hoy ano, tulala ka na dyan? Untag sa kanya ni Trisha na bahagya pang natawa. Napakamot tuloy siya sa batok at bigla na lamang pinagpapawisan. Huwag mong sabihin na iba yung iniisip mo sa akin. Tanong pa nito sa kanya na para bang malambing. Lalo tuloy na palunok ng sariling laway si Alvin sa ginawang iyon ni Trisha, na para bang mas lalo talaga siya nitong inaakit at sa paraan ng pagtitig nito sa kanya ay para bang talagang iba yung gustong mangyari na to. Sabihin mo nga, maganda ba ako Alvin? Umiba na ang tono ni Trisha at naroon ang init sa mga katagang binigkas na to. Hindi nakasagot si Alvin at nanatiling nakayuko. Hindi makapaniwala sa naririnig kay Trisha. Isa ka rin ba sa mga lalaking nangangarap sa akin, Alvin? Mas lalo pa itong lumapit sa kanya at rinig na rinig ni Alvin ang mabilis na paghinga na to. Kahapon lamang siya dumating, ngunit heto at tila yata may maagang magaganap. Sobrang ganda mo. Paanas sa saad ni Alvin na siyang dahilan kung bakit bigla na lamang siyang hinablot ni Trisha at hinalikan ang kanyang labi. Mula gatang mata ni Alvin, sapagkat halos hindi niya lubos maisip na mangyayari ang ganoong bagay. Sino ba ang lalaking hihindi lalo pa at masyado na siyang nagpipigil dito? Hindi niya na inisip si Allen. Bahala na. Eh total, si Trisha naman ang unang gumawa ng hakbang. Kapwa sila hinihingal nang mapadikit sa dingding ng kusinang iyon si Trisha. Hanggang sa marinig nila ang iyak ng kanyang pamangkin na siyang dahilan kung bakit sila natigil. Sinanyasan siya ni Trisha na sumunod sa kwarto ng mga ito, kung kaya ay agad naman siyang sumunod roon. Kaagad na dumapa sa kama si Trisha at pinuntahan ang kanyang pamangkin. Lumapit si Alvin kay Trisha at tinuloy ang naputol na ginagawa nila kanina. Parang baliw si Trisha, hindi mapakali ng mga oras na iyon. Heto namang si Alvin, eh wala nang pakailam at wala nang iniisip ng mga oras na iyon. Basta ang alam lang niya ay gusto niya ang ginagawa niya. Hindi niya iniisip si Allen. Ang nasa isip niya lamang ngayon ay ang magandang si Trisha. Napasubsob sa kama si Trisha nang matapos.
Bahagya pa nga itong napapapikit dahil na rin siguro sa napadpad nila ang rurok. Halos binuhos lahat ni Alvin ang kanyang nararamdaman at para bang wala nang ang natira sa kanya. Akala niya ay mahihiya na si Trisha, ngunit mali siya. Akala niya ay mahihiya na siyang harapin na to, ngunit maling mali siya. Bumangon ito at nag-ayos na para bang walang nangyari. Sinabi pa nga nito sa kanya na uulitin daw yun mamayang gabi. Mas exciting daw kapag nagtatago sila at natatakot mahuli. Mas maganda daw yun. Natawa naman si Alvin sa kalokohan nito. Ngunit gusto rin naman niya yun. Wag lamang siya magpapahuli at talaga namang tila siya ay magugulpi. Sumapit ang tanghali at tinanong siya ni Trisha kung ano raw ba ang gusto niyang ulamin. Sinabi naman niya na kahit na ano, basta may sabaw at nang bumalik ang nawala niyang lakas. Natawa naman ito at tumungo na sa kusina. Sumunod naman siya rito at talagang gustong gusto niya itong panuoring nagluluto at isang bestida lamang ang suot. Sa kakatitig ni Alvin kay Trisha ay muli na naman siyang nakaramdam ng init. Kaya naman, hindi na nakapagpigil si Alvin. Marahan niyang nilapitan si Trisha. Hinawakan niya ito sa magkabilang braso at pinaharap sa kanya. Binigyan niya ito ng isang matamis na halik at muli ay iniharap sa niluluto habang siya ay nakapwesto sa likuran na to. Ano ka ba naman, Alvin? Parang hindi pa tayo nakakabawi ah. Tapos sayang ka na naman. Wika ni Trisha. Kasi naman eh. Tignan mo naman kasi napakaganda mo. Ikaw talaga ng bola ka pa. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik si Alvin at muli ay ginawa niya ang bagay na naganap kani-kanina lamang. Pawis na pawis si Alvin nang umalis sa may pwesto ni Trisha. Lumingon naman ito sa kanyang gawi at saka siyang initian. Malagkit na titig ang ginawad nito sa kanya na para bang satisfied na satisfied. Baka naman wala ka nang itinirang lakas para mamaya. Mas gusto ko pa naman pag yung hating gabi. Saad ni Trisha kung kaya ay bahagya siyang natawa. Kahit pa wala na akong lakas, nagkakaroon naman ako kapag nakikita ko yung ganda mo. Sagot niya rito na mas lalo naman niyang kinatuwa. Maya-maya pa nga ay natapos na ito sa pagluluto kung kaya ay naghain na ito ng pagkain. Nilagang karne ng baka ang niluto nito at tamang-tama iyon para naman bumalik ang lakas ni Alvin. Pawis na pawis siya habang humihigop ng mainit na sabaw. Ganon din naman si Trisha. Hindi man ito sinasabi ay batid niyang nawalan din ito ng lakas at bumabawi lamang sa pagkain. Panaka-naka ay nagkakatinginan sila at talaga namang napakasaya ng araw na iyon para sa kanya. Naisip ni Alvin na ano kayang pumasok sa isip ni Trisha at nagawa nila ang bagay na iyon. Pero hindi na importante kung ano man ang rason na to. Ang mahalaga ay natupad ang pangarap ni Alvin. Lalo pa at palaging wala si Allen kung kaya ay tiyak na magagawa nila ang bagay na iyon nang walang sagabal at nagpipigil. Natapos sila sa pagkain at si Alvin ulit ang naghugas ng mga pinagkainan. Maaliwalas ang kanyang mukha na para bang naabot niya ang ulap sa langit. Totoo naman kasi talaga na naabot niya iyon, kaya ganoon na lamang ang kanyang pagdiriwang. Habang si Trisha naman ay tumuloy na sa likod bahay upang maglaba. Hanggang sa sumapit na nga ang hapon at batid ni Alvin na oras na nang uwi ni Kuya Allen niya galing sa trabaho. Inabangan niya ito sa upuan sa labas ng bahay at karga-karga niya ang kanyang pamangkin. Walang kaalam-alam si Allen na meron nang nagaganap sa bahay na iyon. Malapad pa nga ang ngiti nito at kaagad na dumalo sa anak. May dala rin ito mga sticks ng barbecue na binili raw nito sa kanto. Nakikain na rin si Alvin hanggang sa lumabas nga si Trisha. Suot-suot pa rin ng bestidang kaninang suot na to.
Lihim naman na napangiti si Alvin. Iba pala talaga ang kaba sa nalalapit na magaganap mamaya sa kanila. Nang gabing iyon ay hindi muna nakipag-inuman si Allen kay Alvin at pagkatapos lamang ng hapunan ay natulog na nga ito. Naiwan tuloy si Alvin na nanonood ng telebisyon. Panakanaka ay napapasulyap siya sa gawin ng pintuan ng silid ng kanyang kuya. Nakasara iyon at tahimik na rin sa loob. Siguradong nakatulog na ang kanyang pamangkin at ganun din ang kanyang kuya. Nagtagal pa si Alvin sa sala hanggang sa makaramdam siya ng antok. Nagpasya siyang patay na muna ang TV at pumasok na sa kanyang silid. Mukhang wala namang balak na lumabas si Trisha sa silid ng mga ito. Isa pa, naisip din ni Alvin na baka magising si Allen kapag ginawa nila ang bagay na iyon dahil nga sa hindi ito nakainom. Baka mapalayas pa siya dito ng 10 oras ng gabi. Ngunit ano ang gagawin ng manok kung talagang palay na ang lumalapit? Hindi pa kasi nakakapasok ng tuluyan si Alvin, sumabay na sa kanya si Trisha sa pagpasok ng kanyang silid. Kaya naman ay agad niyang niyakap si Trisha. "Si kuya," bulong ni Alvin na kaagad namang sinagot ni Trisha. Ngunit mahinang bulong lamang, "Tulog na. Pagod na pagod, kaya bilisan natin." Kaya naman, pagkasabing pagkasabi iyon ni Trisha, ay agad siyang tinulak ni Alvin sa kama. Tinabihan niya ito at muling hinalikan sa labi. Hindi malaman ang mga gagawin ng mga oras na iyon. Mabilis lamang ang kanilang mga kilos dahil nga baka magising si Allen. Kaya hindi nagtagal ay yumugyog na nga ang kama. Kamuntikan pa nga itong masira kahit na ito'y napakatibay. Talaga namang walang tatalo kay Alvin. At nang gabing iyon ay hindi man lang nagising si Allen, kaya malaya nilang nagagawa ang bagay na iyon hanggang sa mag-umaga. At simula nga noon ay araw-araw at gabi-gabi nang ginagawa ni Alvin ang bagay na iyon na gustong-gusto naman ni Trisha. Naputo lamang ang gawain niyang iyon nang bumukas na ang klase at kailangan ng mag-focus ni Alvin sa pag-aaral sa kolehiyo. Ngunit paminsan-minsan, kapag may mahalagang okasyon, kagaya ng bagong taon, ay nagagawa pa rin gawin iyon ng dalawa nang hindi sila nahuhuli.